Onyok naman, kamusta ang experience mo sa The Kids' Choice, ang bagong show natin tuwing weekends? Masaya po kasi nakakasama ko na po yung mga kaibigan ko, mga best friends. Tsaka din, ngayon din po meron ng bagong mangyayari din sa The Kids' Choice, mga artista naman yung mga magpa-perform. Ayun. So ano yung offer? Pero may narinig ako na parang may crush ka daw dun sa Kids' Choice. Sino? Sino yun? Onyok, okay lang yan. Ayun, okay lang yan. Secret lang natin, hindi natin sasabihin. Bulong mo na lang, bulong mo na lang. Sinasabi ko na eh. Sino? Bulong mo sa akin. Bulong mo pero tatlo yung mic, diba? Sino nga? Tiga na nga si Xia. At saka gusto ko yung napilitan siya talaga. Sige na nga, si Xia. Okay. Sobrang bilis lang niya, wala pa second. Sige na nga si Xia. So, Onyok, kamusta naman na makatrabaho mo si Kuya Robby at si Kuya Eric sa The Kids' Choice? Masaya po. Basta po, masaya yung experience din sa The Kids' Choice. Kung nandun ka po, para lang kayo hindi magja-judge. Tsaka para lang kayo naglalaro. Pero kung ano po, kung onset na po, kailangan nyo po mag-focus para lang makita nyo po kung ano yung nakita, kung ano po yung mga napansin nyo sa mga performance. Tsaka din po, kailangan nyo din po isipin na mabuti kung ano yung performance. Grabe, alam mo, napanood ko yung mga trailer ng The Kids' Choice. Si Onyok yung pinaka-stricto. Ikaw yung pinaka-stricto. Meron pong mas strict sa sino? Si Jaden. Pero balik tayo. Balik tayo sa kay Xia. Bakit niya nagustuhan? Bakit mo nagustuhan si Xia? Bakit ka nag-host? Gusto ko yung si Aura din nag-host. Hindi. Kumusta naman na katrabaho mo yung crush mo? Nakikita mo siya sa set? Pumasok. Wala, palagi ako nahihiya. Lagi siyang nahihiya. So natutorpe ka. Bakit ka naman nahihiya? Nagpapansin na naman kayo, nag-uusap naman kayo. Nag-good morning ka sa kanya. Nagte-text kayo. Ang bata naman nila para nagte-text. Grabe naman. Kasi kung kanyang edad ako. May cellphone ka na ng edad niya. Pwede mag-text po kung magtatanong ng mga ano, mangyayari. Uy, anong requirements bukas? Pero syempre, ano mo lang yun. Siya, anong requirements natin bukas? Siyempre, anong nasabi suot na mo, papartneran kita, gano'n? Mag-matching tayo, gano'n. Na-expired na nga po yung number niya sa akin eh. Number niya? Bakit na-expired? Napanis yung number? Guys, wala na kaya, hindi ko na siya matching. Bakit di mo hingin? Kapag nasa taping na lang. Nahihiya nga siya. Okay. So maganda rin naman yun kapag nasa working environment mo yung crush mo. Siyempre, inspired ka na pumasok ka sa set. Gustong-gusto mo, excited kang makita si crush, mag-work, kasama siya. Totoo. Tama ba, Onyok? Medyo. Mahirap ba mag-judge para sa'yo? Since, syempre, bata ka pa lang. Para sa akin, sobrang hirap talaga. Kasi parang lahat sila sobrang galing. Parang gusto mo nang bigyan lahat ng yung pinakamataas na score. Pero bawal eh. Kaya... Kailangan mo talaga mag-isip at laging tsaka honest. Tsaka kung mag-hurt ka ng feelings, kailangan mo maging honest. Kasi meron din tinuro yung mga teacher sa amin na parang hamburger. Hindi po ito pagkain ha. Pero yung hamburger kasi na yun, yung bansin, yung parang positive, yung ano naman, yung ano nga tawag din, yung steak naman, yung beef pala. Yung patty. Opo, tapos yung nasa ilalim ulit na bun, yun ulit yung positive. Sandwich mo. Oh. Yung negativity, isa sandwich mo siya ng positivity. Grabe, may natututunan tayo kay Onyok. Honest ka. You learned buti something new. Kay Onyok, may natutunan kayo. ASAP, let's celebrate. ASAP, let's celebrate. Electrifies the show. The energy flows and you just can't control.